Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 24. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Sumagot ang babae, maari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda. Sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya tumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtali-tali nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang tapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa puno. Ngunit tinawag si niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa inyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Nangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mong binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang duduro sa iyong ulo at sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaking iyong nanasain, papasakop ka sa kanya't siya'y mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dapat dito'y sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pamumukal ng pagkain mo'y bumumula. Mga damo, tindig ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa libing. Dahil sa alkabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alikabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan at ang asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinalaya sa hardin si Adan at Eva. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, patulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumunta siya at kumain ng bunga kahoy na ibibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang taong upang magbukal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya
ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay.